Hello guys, sa video po na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-convert ng centimeter sa inches to, ayan yung metro po na yan, at ang millimeter sa inches din po. Kaya po ito ang topic ko kasi po para kung may nagpapa-estimate po sa inyo, halimbawa gusto nyo ng ganitong business o kaya nagsa-sideline po kayo o nangungontrata, ay malalaman nyo po kung paano mag-compute ng presyo. Kasi po sa next video ko ay ituturo ko na po sa inyo kung paano mag-presyo. So kailangan gusto kong matutunan nyo muna kung paano nyo i-convert ang centimeter sa inches at ang millimeter sa inches. Kasi po sa mga ganitong negosyo, ang computation po rito ay sa inches. So halimbawang may tumawag po sa inyo na magpapa-estimate at pinasukat sa karpintero, usually po yung mga karpintero ang ginagamit po nila ay centimeter. Ngayon ang mga engineer at architect, ang ginagamit po nila usually ay millimeter. Yun po kasi mas accurate daw po yung millimeter. So kailangan i-convert nyo po muna yun para nyo ma-compute ang presyo po. Halimbawa sliding window, sliding door, awning, ganun po yun. So kaya ang inches po kasi, ayan, yan po yung metro, wait lang po ah. Yan po ang metro yung nasa taas. Kung mapapansin nyo yung sa taas, may malalaking number, yan po ang inches. Ang nasa baba naman po nyan ay yung may 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yan po ang centimeter. Tapos yung maliliit po na guhit nyan, yan naman po ang millimeter. So pag nagko-compute po kasi, kailangan i-convert nyo muna sa inches, kaya kailangan marunong kayong mag-convert. So halimbawa, yun nga ang sabi, tulad ng sinabi ko, halimbawa may tumawag sa inyo, so nagbigay lang po siya ng sukat. So halimbawa, ang sinabi niyang sukat ay 110 cm po ang height, tapos 150 cm po ang length, yung haba. So magkano po yun, magkano po? So hindi nyo po yun mabibigyan ng presyo hanggat hindi nyo po kino-convert sa inches. So paano po ang pag-convert? Yung 110 cm, imumultiply nyo lang po yan sa 0.3937. So kung ano yung kinalbasan na inches, yun po, yun po, yun po ang kukumpute nyo. So yung 150 naman, i-convert nyo sa inches, 150 cm times 0.3937. So tingnan po natin ang resulta. Ayan po, 110 times 0.3937 is equals to 43.307 inches. So yun po ang lumabas. Ngayon naman po, yung 150 times 0.3937 is equal to 59.055 inches. So yan po ang lumabas. Ngayon naman po, kung mayroon pa pong ibang technique ay yun po na mas accurate, ay hindi ko na po alam yun. Basta ang sinasabi ko lang po sa inyo, yan lang po ang ginagamit kong basic para ma-convert ko lang po ang centimeter sa inches. Ngayon, doon naman po sa millimeter, tandaan nyo lang po na ang millimeter, halimbawa nagbigay ng millimeter is 1,100 millimeter. So akala nyo 1,100 napakahaba na yan. Halimbawa ang binigay ng sukat 1,100 by 1,100 millimeter. So ang gagawin nyo lang po doon ay tanggalin nyo lang po ang huling zero, ang isang zero sa pinakadulo. So kasi i-convert po muna natin ito sa centimeter naman bago naman to i-convert sa inches. So yun, tulad na sinabi ko, alisin nyo lang po yung isang zero. Kaya so 1,100 magiging
110 cm. Kasi inalis po natin yung isang zero, di ba? So 110 cm by 110 cm na lang yun. Na lang po yun. Ngayon i-convert niyo yung 110 cm times 0.3937. So yun yan, ito po ang lumabas. So ayan po ang lumabas, 43.307 inches. So ayan na po guys, abangan nyo na lang po ang aking next video at magko-compute na po tayo ng tamang pagpipresyo. So kung may natutunan po kayo sa video nito ay huwag nyo lang po sanang kalimutan mag-like at pakisubscribe nyo na rin po ang channel na to. At kung pwede ay i-share nyo po ang video na to para may mas marami pang makapanood. So inulit ko po guys, sana panoorin nyo po ang aking next video dahil yun po ay napaka-importante. So hanggang dito na lang po muna. Bye-bye!